So, yan mga kapatid, no, kung first time ka, ako ang inyong online criminologist, polisya ko. So, may nagtatanong sa mga bago sa retail or sa mga, lalong-lalo na sa mga security force na nagsisecure regarding sa shoplifting or theft sa mga retail or other establishment na ang objective ay loss prevention. Ito ang quadrant ng shoplifting or ng theft na kaso. Kasi may tanong, I think yung mga bagayto guards, bakit hindi yan nahuhuling mga yan? So, bakit nga ba hindi nahuhuli, no? Kung huli ang usapan, maraming beses na maraming times nang nahuli yan sila. Kaya lang nga, I don't know kung nasaan yung problema, no? Yung batas ba natin o yung batas ba natin ang may problema? Diba? Kung i-analyze natin sa matatagal nang nagpa-practice ng loss prevention sa lalong-lalo na sa mga retail, dito lang nag-umiikot ang mundo. Tingnan mo yung quadrant. So yung una na ilagay ko, ito ay wala to sa libro. Personal kong experience to at explanation. Kung ano mang pagkakamali dito ay hindi sinasadya. Pwede nyo i-correct, pwede nyo i-comment. Kung may experience kayong idagdag, so good. Pwede nyo i-bash kung gusto nyo. Okay? Kung meron kayong additional na technique, pwede ilagay nyo dyan sa comment. Baka makatulong. Sa purpose natin dito, makatulong, magkaroon ng idea yung mga baguhan sa security industry na hindi maintindihan ang shoplifting. Okay? So, ang shoplifting organized yan. So, sabihin natin, mag-ooperate yan, may target location. So, ang suspect, pwedeng mababa, 3, 5, o maging 10. Sa mga tools, so may tools yan. May sasakyan, may mga communication cellphone, madalang gumagamit ng radyo, no? Usually cellphone. At ang pinakamahalaga yung fan nila, yung pundo. So may sapat na pundo yan once na kailangan nila. Siyempre, hindi yan lalakad na walang panggasolina. May na-encounter pa ako dyan, naka-MB, Mercedes-Benz, wow. At ang nakalagay, fake na plate number. Nag-encounter natin yung before. So, yan lang. O kung may dagdag pa kayo dyan sa first quadrant, go on, i-comment nyo mga kapatid. Sa mga matagal na sa security industry na nag-maintain ng loss prevention sa isang establishment. Ano lang? So, yung quadrant ng una. So, ang pangalawang quadrant natin na ito sa kanan ay yung detection. Siyempre, pag na-detect natin, na-detect nyo, pwedeng mabugaw. O usually, nabubugaw lang kasi hindi marunong manghuli o na-surprise yung mga baguhan. Pagkatapos nyan, kung medyo tumaas ang level mo sa bugaw, so, pwedeng ma-arrest or mahuli. So, under mahuli, mas maganda, may isanches. I-settle nyo na. So, taba-tabaan nyo yung pag-settlement. Tansyahin nyo yung kanilang, ang minimum hours po. Tips for settlement kapag professional, ang minimum fan yan ay 15,000. Ang minimum fan yan. So, hindi yun absolute. So, discretion ng magpapaariglo kung magkano ang hihingiin yung amount. Mas maganda, lakihan nyo na. So, itapat nyo doon sa counterparts ng magiging bill niya para iwas win-win and result. Panalo yung nag-aariglo, panalo rin yung shoplifting. So, parehas kayo kumita. Parehas kayo pala hindi naabala. Siya pala hindi kumita. Okay?
O ngayon, pwede rin sampahan ng kaso. O, kapag nakasuhan, na tape lang naman ang kaso niyan, so which is, ang kasong tape ay bailable. Okay, so ngayon kapag nangyari yon, ang bail saan mapupunta? Siyempre doon sa korte. O sino nagkapera? Sino nagkaroon ng kita? Yung government. So, kapag nag-turn over ka ng shoplifting at hindi ka nagipag-sitil, goods yan sa government. Nakatulong tayo. Nakatulong kang konti. Okay? Kasi yung abala ng police, yung abala ng piskal, so may kapalit. So, magkakaroon ng fan. Kasi piece of paper lang naman ang kapalit niyan na tinatawag na release order. So, kapag nasampa na ng kaso yan, so, siyempre, in the meantime, ikukustody yan. So, pag nakustody na ng police, ng jail, so, kapag calendar work, so, pwede siyang mag-apply or usually, nag-a-apply talaga yan ng bail. Ang question ko lang dito, no, isa sa mga aking palaisipan kapag professional, no, ay doon ko nag-verify itong mga fiscal na ito, no, o fan lang talaga ang hanap. Bakit pinapayagan nilang mag-bill ito at nakakapag-requirements? Kasi guys, ang requirements ng bail, isa doon ay ang barangay residences. So yan ang malaking katanungan sa akin din. Bakit nakakapag-bill yan? May requirements yan eh, bukod sa pera. Diba? Eh, biruin mo kung hindi yung taga-barangay doon, paano yung makakakuha ng barangay certificate? Paano niya ipapasa, in short, yung requirements? But never mind, wala akong karapatan nag-questionin ang batas na ang ano natin, ang konstitusyon nasa mataas na level yun, kongreso. So, sige, okay na tayo dyan. Huwag natin questionin. O, kapag naka-bail, o, alam mo na, ang kasunod dyan ay release na. I-release na ng police yan. May bail na eh. Ano ba? So, after bail, ayun na. Hindi na babalik yun. So, operate uli. Balik sa quadrant 1. So, paikot-ikot lang ang stay na yan. Kaya, hindi nagagamot yung shoplifting. So, sana maintindihan nyo. So, maraming salamat sa pag-subscribe and i-click all notification kung gusto mo ang aking mga contents. Ako muli, nagre-remind, i-click mo ang notification bell para pag hinanap mo ako, hindi man ngayon, ay andito lang. Madali mo akong hanapin. Pulisya ko ang aking pangalan sa social media at open tayo for assistance from 9 a.m. ng umaga to 12 or PM lang para sa yung mga katanungan. At syempre, priority natin i-assist yung naka-join sa ating YouTube channel. Hindi ganun yan. Yung rin pay-prioritize tayo. Nakakaya naman kasi kung member siya, ikaw hindi. Syempre, yung unahin ko, yung naka-join. So, for only 129 pesos ang join yan. So, from time to time, pag naka-joint na kayo, pwede nyo i-cancel in the next month. So, hindi po yung bayad. So, support nyo lang yan. So, maraming salamat. So, ako yung remind. Ako ang inyong online criminologist. So, muling nagsasabi, hindi lahat ng criminologist ay nagpupulis. Yung isa or yung marami, pakalat-kalat lang dito sa social media. Thank you for watching.